Napakita ko lang sa inyo yung pipe. Mamaya na natin i-check yan. Matic to, naka-fitment. Naka-engine support to. Engine support. Brand, sir? Engine support, Rajek. Rajek, magkano? Then, syempre, usapang street bike, loaded to. Loaded. 5VV. 5VV yung head and block. Naka 54mm ako na block. Tapos, naka cams na 6.0 ang ano niya 130cc. Yan. Siyempre sir, magre-request na sa atin ng soundcheck. Pwede ba natin pa soundcheck? Pwede po. Yan. Soundcheck natin yung pipe ni sir, no? Depo on the So what is up mga repa, no? Welcome back to my YouTube channel. Siyempre it's me again, no? Alvin Moto Vlog. At kung bago ka pa lang sa channel ko, siyempre huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. And also hit that notification bell para lagi kang updated sa mga lalabas na bagong videos ko. So for today's video mga repa, another motor na naman ang i-feature natin. Ngayon naman ang i-feature natin is isang classic na street bike. Siyempre, bago ko umbisan tong video na to, ipasok muna natin ang malupit na intro. So syempre, alam ko excited na kayo na makita kung ano yung motor na i-feature natin ngayong araw. Syempre, papasilip ko muna sa inyo yung motor. Ayan. Syempre, makakasama natin yung may-ari ng motor. Papakilala ko sa inyo. Sir. Christian Mendoza po. Hello. Unit ko is Miu 4MX. Miu 4MX. Anong build nito, sir? Anong konsepto? Classic street bike. Classic street bike. Pwede, bago natin ito umpisan, sir, pwede bang ipaliwanag sa amin? Ano ba yung classic street bike? Classic street bike, it means, syempre, street bike. Usually, ano yan eh, ang racing yan eh, kumbaga. More on lightened parts, alloy parts. Syempre, yung mga nakakabit na pyesa is kailangan yung sa era ng motor mo, kumbaga, classic, ganun. Yeah. Pwede ba natin ipakita sa kanila yung mga pyes ang nakakabit sa motor? Pwede, sir, pwede. Umpisa tayo dito, sir. Yun, handle grip ko is Daytona handle grip. Ang price yan, sir? Nagre-range siya sa 800 to 950 yung okay. Handle grip. Oo. Yan, Daytona. Handle grip. Then, sa Quiktro, naka-Quiktro ka, yes, Quiktro is OEM, Yamaha. Yamaha? Quiktro. Gre-range siya sa 800 pesos to 900. Bakit ang kinabi mo siya is pang Yamaha talaga? Pang Yamaha kasi tinama ko lang. Kumbaga OEM, para, ano siya, original. Pasok sa concept, pasok naman, oo, pasok. Okay. Then sa Brembo, sa brake lever. Brake lever is 10E copy na Brembo, PS16. So yan, no? Yun ang gusto ko sa mga na-interview ko dito sa motor. Honest sila pag copy ang parts nila. 10A copy na PS16. Price? Price niya is 1,200. 1,200. Okay. Yan.
Tapos? Napansin ko, sir, naka-CNC bolt ka. Naka-full na ba ito? Ah, lahat full. Kano kayo inabot sa bolt mo lahat? Siguro sa body bolts, siguro mga... sa total lahat ng ano, okay, siguro inabot ako ng mga ano dyan, mga 4,000. Then syempre, punta tayo sa braking system niya sa harapan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan. Anong caliper ang gamit natin, boss? Brembo Classic Caliper. Tapos nakasalaya na pin atalo. Pin? Pin. Tapos ang gamit kong hose is ano, hose. Air hose? Air hose. Ang price nito, sir, magkano? Nag-range siya sa 85 to 95. 85 to 95. Then buod pa tong hose? Buod pa tong hose. Magkano yung hose? Yung hose, ano lang to, copy lang siya. So ginamit ko siya para lang kumbaga naitayo ko lang na maayos yung motor. Magkano siya? Ito siguro mga 850. Yeah. Okay, then sa disc brake? Lighten disc. So ito, Para 750. Ganun. 750. Wala siyang brand eh, pero yun, lighten disc lang yun. Pasok pa rin sa concept? Pasok pa rin sa concept kasi street bike is lighten. Then sa baso mo, sa outer tube? Wave outer tube siya. So yun, ginamit ko para mas tumindig ng ano yung motor. Lighten, no? Lighten. Ang price yan, sir, sa Paris, kung saan? Sa Paris yan, siguro mga ano, sir, 1.8. Then sa hub? Ang hub ko, sir, 5BB. 5BB? Ano siya, resize hub? Resize hub. 5BB resize hub. 5BB resize hub. Front and rear. So, kano kayo inabot? Ang front and rear natin, 2.8. 2.8. Okay. Siyempre, Rayos, Yaguso. Ayan. Then sa rim? Sa rim, sir, ang gamit kong rim is Kingu. Ayan. 1.1, 1.3. Ang price ng Pares? 6.5. Pala yung Kingu na yan. Okay. Siyempre, pupunta naman tayo sa bandang likod. Ayan. Ayan, no? Suspension, boss? Anong brand to? Suspension, gas ay RX Wonky. Okay. Magkano yung ganyan, boss? 5,000. 5,000. Mahal din pala ang gas ay. Then, siyempre, street bike, lighten. Yes. Ang gilid. Stock na tabas, half crank. Half crank. Ang gilid mo, ano laman, sir? RRGS. Nakabola. Yun lang yung pinagalaw ko sa panggilid. Okay. Tapos, ito sir, magkano patabas mo nito? Ito, nakuha ko na siya. As is na naka-sandblast. Nakuha ko siya ng 2.5. 2.5 lang? 2.5. 2.5 lang to. Mm-hmm. Brake arm. Brand ng brake arm. Brake arm, Nui. Nui. Ang price nito, boss? $850 to. Napakita ko lang sa inyo yung pipe. Mamaya na natin i-check yan. Matic to, naka-fitment. Naka-engine support to. Engine support. Brand, sir? Engine support, Traject. Traject, magkano? 2.8. 2.8. Okay. 2.8 tayo dito sa Traject na engine support. Ayan. Then, siyempre, usapang street bike, loaded to. Loaded. 5BB. 5BB yung head and block. Naka 54mm ako na block, tapos naka cams na 6.0, ang ano niya 130cc. Yon, 130cc na pala yan, no. Magkano ginastos mo, sir, sa buong load, all in all? Sa load siguro mga 6k ganun. 6k. Okay. Siyempre, sa upuan, JRP. Oh. Old logo to, ha? Old logo na carbon. Carbon. Pero, mahirap nang hanapin yan. Medyo rare na yan sa panahon ngayon kasi naglabasa na yung new logo. Pwede ba natin makita yung ilalim yan, sir? Sige, sir. Ano bang meron tayo? Yun, naka-alloy U-box si boss. Then, alloy gas tank. Dito, sir, magkano kayo natin? U-box, sir, 3,500 to 4,000. 3,500 to 4,000. To din dito sa gas tank? Gas tank, sir, 3,000. 3,000. Yun, no? Medyo masakit-sakit pala talagang mag-build ng, ano, ng SB. Whew. Sa upuan mo, sir, magkano tayo? 1,9 to 2,1. 1,9 to 2,1.
Siyempre, ito yung lagi nilang nire-request sa akin, sir. Pipe. Anong brand ng pipe to, boss? Daeng GP Warrior. GP Warrior ng Daeng. GP Warrior ng Daeng. Ang price nito, boss, magkano naglalaro? Nakuha ko siya ng 14.5. 14.5. Okay, maliwanag. 40,500. Ayan. Siyempre, sir, magre-request sila sa atin ng soundcheck. Pwede ba natin pa soundcheck? Pwede, boss. Ayan. Soundcheck natin yung pipe ni sir, no? Grabe, malutong no? Sarap. Then meron din siyang ano, carbon parts. Ayan. Okay. Naka-lighting hub na rin siya. Ayan. Sa gulong sir, anong brand natin ng gulong? Ang gamit kong gulong sir is IRC Eat My Dust. 6080 rear, 4590 front. Okay. Kasi yun yung proper na ano talaga ng street bike. Yun ang proper build. Yun ang proper na ano, ng gulong. Yun yung tama. So yun, no, maraming salamat kay sir, no, pinagbigyan niya tayo na ma-feature yung motor niya sa YouTube channel natin. So tatanayin ko si sir, sir, ano ba yung pwede mong i-advise sa mga newbie na nagbubuo ng ganitong klaseng build ng motor, yung nagbubuo ng street bike? Unang-una syempre, pag nagbi-build ka, pasensya, kasi hindi kailangan ng ano, hindi mo kailangan naman magmadali. Kahit yun nga, sinasabi nila, kahit may ano ka, may budget ka sa motor, kung mali naman yung sinasalpak mo, sayang din. Kumbaga, syempre, dapat intindihin mo mabuti kung anong pyesa yung ilalagay mo. Katulad nitong motor ko, Classic SB. So, kailangan more on classic parts tayo. Itatama mo rin dun sa era ng motor mo. Diba? Yun. So, yun. Yun lang naman ang maipapayo ko sa lahat na magbubuo ng SB. Yun. Enjoy nyo lang yung ikot ng ano ng SB. Medyo mabigat pero masaya, kumbaga pagka pag nakikita mong buo yung motor mo na oh, okay na to, ganyan tama naman yung motor. Yun lang naman sir. So yun, no, ako rin na advice ko dun sa mga newbie, kasi alam nyo newbie rin naman ako sa ganitong larangan. Para sa akin, enjoy lang sa ginagawa natin, huwag nyo isipin yung mga basher. Normal yan. Kahit anong build ng motor mo, kahit anong proper ng build mo, ibabash yan. So maging happy ka lang sa ginagawa mo, enjoyin mo lang kung ano yung nabibuild mo, kung ano yung naipapakita mong motor, no? So, siyempre, sana may natutunan at nag-enjoy ka sa video na to, nakapulot ka ng idea about classic street bike. So, salamat ulit kay sir, no? Baka minsan tayo shoutout, sir? Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating, si Mr. Alvin Motovlog at dun sa builder ko na si Mr. Sigunyal, Jerome Clotario. Wala dyan man, ando sa lalagyan ako yun. Ba, hindi sa akin yun, ma? Ano lalagyan na, bro? Wala ba na? Yung nasa lalagyan na naan dyan sa ilalim. Yung naan dyan yung gabi. Nasabi ko, huwag mo muna ipasok. Gawa nga ng may pyesa. Sabi na. Sabi niya, huwag na yan. Ibenta mo na lahat yan. Naando na kalagay yung sigun niya, ma. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, ayun, maraming salamat po kay Camille Villando Reyes, yung isa sa mahal ko na nagsumusuporta sa akin. Ayun, yun lang, maraming salamat. Sana all, no, may mahal na sumusuporta sa hilig, no. So dito ko natatapusin yung vlog ko. Huwag niyo kakalimutan palagi, Alvin Moto Vlog, lagi nagpapaalala ng ride safe and peace out. Thank you.